sino ang mag-aakala na ang dating pangit na si Rosemary na may crush sa barkada ko ay gaganda bigla sa paglipas ng panahon. At ngayon, ang barkada ko naman na naghahabol. At syempre, gumanti itong si Rosemary at binastad niya ang tropa ko. Sa mga real men out there at sa mga superwoman subscribers, ang ilan sa inyo ay gusto pa rin maibalik ang ex nila kahit hindi naman talaga worth it ang taong ito. So what I can advise is just wait at sabayan mo na rin ang move on para kung ayaw na talaga, at least okay ka na. Pero why don't you try to put worth sa sarili mo? Baka naman kasi mas deserve mo yung higit pa sa kanya. Hirap ka lang makarealize kasi nasanay ka na palaging nasa tabi mo siya. Anyways, alam ko naman gusto mo siya maibalik, kaya let me give you a psychological advantage. Gusto mong ibalik si ex ng walang effort? No problem, gagawan natin yan ng paraan. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base, is a psychologist, dating coach. Trust me, yung mga teachings ko is based on my own experience, clients' experience, other people's experience, especially science and generational theory. Kaya kabisado ko na nasa 10 beses ang ganitong industriya. Kaya subscribe lang para updated ka sa super scientifically dating advice. Now, let's get right into it. Sa mga bagong viewers ko na wala pang alam about no contact rules, pwede ninyong panoorin ang mga videos ko na nagdi-discuss about sa technique na ito. You can just watch it. Sa mga nalilito pa about no contact rules at gusto nyo pa itong pag-aralan, you can search this channel na nagtuturo about no contact rules, Brad Browning. Dahil pagdating sa no contact rule, napaka-reliable ng tinuturo niya. And I'll tell you na nagwo-work talaga ang no contact rules as long as nagtitiwala ka sa sarili mo at sa aming mga dating coaches. Minsan kasi ang problema, kulang tayo sa tiwala eh. Kaya wala nangyayari. Pero actually, proven naman ito kahit sa mga iilang comments ko sa video, mababasa nyo naman na effective ito. However, it's more about psychology kasi ang no contact rule kay hirap maintindihan. Pero let me give you some tips kung paano gagamitin ang no contact rule na maayos. Number 1, huwag agad-agad no contact rule. Number 2, idaan mo muna sa pakiusap na ayaw mo mawala siya. Number 3, idaan mo ulit sa pakiusap na ayaw mo talagang mawala siya. Number 4, try mo ulit makiusap. Number 5, ayaw talaga? Okay, no contact rule na. Kung ayaw sa santong dasalan, dalhin sa santong paspasan. Kung ayaw, edi wag. Pambihira, sino bang nawalan? Ikaw? Ang tanong, ngayon, paano ibabalik si ex ng effortless? Simple lang itong mind hack o mind game o mind trick kung tawagin para maibalik siya sa iyo, hindi mo kailangan gumamit ng effort. At ang tawag dito ay absence of regret. Paano ito naging effortless? Ipapaliwanag ko sa simpleng paraan at ito ang tinatawag nating white rock effect. Ang white rock ay isang non-reactive objective na walang pakialam sa alon na dumadating sa kanya, whether malakas ang alon o mahinaon. Ang white rock ay nananatiling white rock o walang reaksyon sa mga bagay-bagay. Kung makikita mo ito sa dagat, ang bato ay nananatili lamang na bato, pero ang bato ay hindi iniiwan ng alon. Ang emosyon ng ex mo ay nawawala sa iyo, pero kung magiging reactive ka sa mga nangyayari, makaka-apekto ito sa attraction na mayroon ka dahil makikita ng ex mo ang weakness mo dahil pinapatulan mo siya sa mga kaeng-engan na ginagawa niya. Ang pumapatol sa baliw ay mas baliw pa sa baliw. Ganoon din ang pumapatol sa biro ng mga bata ay mas bata pa sa bata. Kung naniniwala ka na mas matured ka kaysa sa ex mo, maniwala ka din na may mga times na hindi mo siya kailangan patulan dahil madalas kaya ka lang naman iniiwan ng kasandahan mo ay dahil sa lack of maturity na mayroon ka. Pero kung mananatili ka matured kagaya ng white rock, ay mananatili ka din matibay at reliable. Sa madaling salita, kung tinutopak ang karelasyon mo at gusto ka nang iwan, then be matured enough. Umasta ka na matanda ka na mag-isip at hindi ka na bata. Napapatulan pa siya sa mga kalokohang gagawin niya. Sa madaling salita, ipakita mo sa kanya na ang hiwalayan na gusto niya ay isang act of immaturity. Don't tell him or him na immature ka dahil gusto mo ko hiwalayan. But show her that she or he is so much immature dahil gusto ka niyang hiwalayan. Iba ang salita sa gawa. Kailangan mo lamang ay maipakita sa kanya na siya ang mas immature at emotional. Pabago-bago ng isip at walang isang salita. Sabi niya noon, mahal ka niya. Ngayon, ipakita mo sa kanya na ang salita niya ay hindi stable at hindi reliable. Show her na napaka-isip bata niya sa mga ginagawa niya.
Huwag sa salita, kundi sa gawa. Kung gusto niyo ng hiwalayan, then fine. Don't give a hang about it. Hayaan mo siya. Sige, pakita mo gusto niya. Then, paano mo naman ito mapapakita sa kanya? Of course, it is by the power of your action, like white truck. Be a non-reactive human being. Huwag papatulan ng pagiging psychopath niya, ng ex mo o ng karelasyon mo na gusto makipaghiwalayan sa'yo. Paano ba mas na non-reactive? Example, ang ex mo, sinisigawan ka at kung ano-ano sinasabi sa'yo, then don't react. Magsalita ka lang ng simpleng salita at huwag nadamihan pa habang ang mga mata mo ay parang bato na hindi malikot at paikot-ikot. At sa ganoong paraan, mame-maintain mo ang pagiging suabe at pagiging cool mo. How does that sound? Yan ang white truck effect, as in hindi ka sasabay sa alon ng emosyon niya. Kundi mananatili ka sa bilip mo at sa ganoong paraan, ang respeto niya sa iyo ay kung saan niyang ibibigay dahil alam mo kung paano gawin ng tama ang salitang prinsipyo. At sa kadahilan ng nakikita niya ang prinsipyo mo, at the same time makikita din niya ang value mo subconsciously. Ano naman ang absence of regret? Kung gagamitin mo ang absence of regret, gamitin mo muna ang white truck effect dahil ang dalawang ito ay combination na hindi pwedeng paghiwalayan. Kaya na sinabi ko previously, kung wala kang improvement sa buhay, walang dahilan para balikan ka ng ex mo. Dahil nakikita niya na dati kang nasa burak at hanggang ngayon ay nasa burak ka pa rin. Ang absence of regret ay isang paraan para magsisi ang taong hiniwalayan ka niya. Pero common sense din, no? Paano magsisisi yung ex mo kung banu buhay mo nung iniwan ka niya tapos hanggang ngayon banu ka pa rin? Common sense, di ba? Of course, magsisisi yan kung nag-i-improve buhay mo tapos nakipaghiwalay siya. Kaya ka lang naman kasi hiniwalayan yan kasi alam niya na hindi ka worth it. So kung nakipaghiwalay siya sa'yo at nag-no contact rule ka pa at nakita niya after a month, hindi ka pa rin worth it, abay, hindi ka talaga babalikan yan. So paano mag-improve ang buhay para naman at least kahit pa paano magsisi ang ex mo sa mga ginagawa niyang pag-iwan sa'yo? Number 1, psychological changes. Baguhin mo na style ng pag-iisip mo, sa madaling salita, mag-matured ka naman. Kasi madalas ang iniisip natin, akala natin tama, pero kadalasan pala, mga utak natin wala namang laman. Baguhin mo ang mindset mo siguro na toxic ang na-ex mo sa'yo dahil sa puro negative thoughts na nasa utak mo. Change it into something good and important at ayon na yung mindset na mga positive thoughts. Kung dati wala kang pangarap, abay, simulan mo ng mangarap at magbago as well as educate yourself. Be matured enough para sa pagbabalik niya, eh makita niya na hindi na bata yung dating ikaw. Number 2, change the way you look. Baka naman kasi mukha ka ng labandera o kaya mukha ka ng nagtitinda ng antena, kaya iniwan ka ng ex mo, baka naman yung hininga mo pumapatay na ng virus at pormahan mo na mukhang natalo sa sugal. Baka pabonjing ka na ng pabonjing at pumapangit ka na at wala nang pake sa physical na katawan mo. Kahit puro balbas ka na at mukha ka ng sindikato. Man, di naman papuguin ito pero at least naman baguhin mo naman katawan mo kung babae ka at alam mong katawan mo ang dahilan. Baka naman gusto mong mag-diet. Kung naman lalaki ka, at isang bulate na lang ang pipirma, eh mukhang mamamatay ka na dahil sa sobrang payat mo. Abay, baka gusto mo naman mag-gym at magpalaki ng muscle. Number 3, change the way you socialize. Baka naman psychopath ka kasi pagdating sa mga tao, mga kakilala mo at mga kaibigan mo, o mga kaibigan niya, o mga magulang mo, o mga magulang niya. Baka naman either sobrang boring mo sa ibang tao, o kaya sa ibang parte naman, baka naman sobrang toxic mong kasama. Alam mo yun, baka naman gusto mo baguhin sarili mo pagdating sa pakikipag-socialize sa iba. Huwag boring at huwag din toxic kasi ang babae, nabuburyo talaga yan kapag ganyan kang klase ng tao. Dahil sa mundong ito, madedetermine natin ang ating level base sa level ng social status natin. Baka naman yung social status natin ay nagiging basura na, kaya mas magiging applicable kung aayusin natin ang lahat ng relasyon natin sa mga tao. Huwag maging boring at maging toxic. Totoo na effortless ang paraan para maibalik ang ex sa'yo, pero it doesn't mean na magiging effortless ka din sa sarili mo. Ang conclusion ko, effort ka para sa sarili mo, at the same time, huwag kang mag-effort para maibalik siya sa buhay mo. Gets mo ba? Gamitin ang white rock effect para sa effortless na paraan para ma-attract siya sa'yo. At gamitin ang absence of regret para mag-effort ka sa sarili mo. Therefore, huwag mag-effort sa kanya, pero mag-effort ka naman sa sarili mo. At iyon nga, ang aral ng white rock effect at ang tinatawag nating absence of regret. At ngayon, kung nais mo namang maibalik ang ex mo dahil may pamilya na kayo, i-click mo lang ang channel ko at makikita mo ang isang video about doon dahil ginawa kong specific ang bagay na yon sa isang video na kasabay ko in-upload sa video nito. Next topic naman natin ito ay paano ibabalik sex kung may karelasyon na siyang iba.
At sa mga sumusunod pa, paano ibabalik ang ex kung LDR kayo? Abangan ang mga yan. Well, kung nagustuhan ng video, like, subscribe, comment. Padami pa tayong mga techniques na dapat maisiwala. At para sa mga real men, thanks for watching.